Son, ibig bang sabihin yan ay nakuha niya yung endorsement ng religious group? Alvin, yan din ang inaabangan natin sa ngayon kung ano ba ang formal at magiging opisyal na anunsyo ng El Shaddai sa pamamagitan ni Brother Mike Velarde sa magiging kapalaran ni na presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Sa ngayon ay magkakasama sila sa stage ng El Shaddai habang isinasagawa ang kanilang fellowship of worship kasama ang mga miyembro ng kanilang religious group. Pero bago yan, sa ikalimang araw ng opisyal na kampanyahan ay sinuyod ng team ni Ferdinand Marcos Jr. ang lalawigan ng Cavite. Mula sa Tanzan nitong Biyernes, sa silang at General Mariano Alvarez o GMA naman sa Cavite ng kampanya si Ferdinand Marcos Jr. Ang Cavite ang isa sa tatlong lalawigan sa bansa na may pinakamaraming rehistradong botante, kasamang ng motorcade ng pambato ng Partido Federal ng Pilipinas, ang dating tagapagsalita ng Pangulong Duterte na si Harry Roque, dating DPWH Secretary Mark Villar at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na pawang tumatakbong senador. Sumama rin sa caravan ang ilang tumatakbo sa lokal na posisyon. Sa kabila naman ng paalaala ng COMELEC na sumunod sa mga bagong guidelines sa pangangampanya sa gitna ng pandemya, sige pa rin ang mga kandidato sa pagkamay sa mga botante. Mayroon pa rin selfies at may namimigay pa rin ng mga campaign materials gaya ng t-shirts at iba pa. Matapos ang halos 3 oras na motorcade, diretso si Marcos Jr. sa kanilang campaign headquarters sa GMA. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam sa media. Alvin, magkakasunod na umakyat sa stage ng El Shaddai kanina sina Ferdinand Marcos Jr., Davao City Mayor Sara Duterte at ang mga senatorial aspirants sina dating PNP Chief Guillermo Eleazar at dating Public Works Secretary Mark Villar. Ang dating naging eksena sa mga nakalipas na hala na ay pag-iendorso ng grupong El Shaddai sa kandidatura ng noon ay tumatakbong kandidatong pangalawang pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. pero natalo rin sa pamamagitan ni Vice President Lenny Robredo. Sinasabing meron, Alvin, na tinatayang 8 hanggang 9 milyong miyembro ang grupong El Shaddai na inaasam ng mga kandidato na makakuha ng endorso mula sa religious group na ito. So ngayon inaabangan na lamang natin ang formal na magiging anunsyo ng El Shaddai sa pamamagitan ni Brother Mike Velarde. Alvin. Maraming salamat, Johnson Manabat.